of abominations and wickedness of her fornication. Sabay-sabay po tayo. And upon her forehead was a name written, Mystery Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. Gawin muna tayo. Let's pray, Lord. Salamat sa inyong mga salita, Panginoon. We are warning you, Lord, kami against certain bodies of organization, Lord. Mga kalaban nyo, Panginoon, na in the end times, sila po yung magiging malakas, even sa time namin ngayon. Sila po yung maraming niloloko, maraming nangihina dahil sa kanila, marami pong napatay din, maraming mga naipigilan na yung gawain dahil sa ginagawa nila. So I pray na maging matalino kami, ito lang ang laban, ang gamit namin salita niyo, Lord, aaralin namin ito, ituturo namin para po yung makaiwas sa mga ganitong atake, Panginoon, ng kalaban. So I pray na kayo pong sumala sa gawain ng kaway ngayong umaga. At mainig kami, matutunan namin dahil matutunan ngayong umaga. Jesus, let me pray. Amen. Amen. Okay. Para akong ubusan ng hininga. Hindi ko alam bakit. Magandang umaga po sa lahat. Ang title po ulit nito is Many False Prophets. Ito po yung series natin. Okay, pero ngayon, ito na tayo sa number one. Yung Roman Catholic, ang tawag natin dyan ay Mother of Harlots, nabasa natin kanina. May tinatawag daw ditong Mother. Pag sinabi Mother, pinanggalingan, di ba? Sinabi Harlots, ano yung Harlots? Alam nyo na, Laika, ano yung Harlot? Ano yung Harlot? Ikaw si... Sige sabi nun? Si Openg, anong isa yung Harlot? Hindi mo alam. Si Justin. Harlot. Sa panahon natin, yung mga pokpok, di ba? Mga prostitute. Yung nagsabi dito eh. Yung nagsabi nun? Okay. Pwesto yung sama naman nun. Pokpok. Binabanggit mo yan sa pulpit? Why not? Hindi naman natin sinasabi mabuti yun, di ba? Masama nga yun eh. At yung mga masama, especially yung mga sobrang sama, anong ginagawa natin dyan? Nalabanan natin by means of the Word of God. Yan ang ating chosen method, ang Diyos ang namili niyan. So, i-describe natin sila para maintindihan mga bata at lahat tayo, by the way, no? Lahat. Hindi tayo magiging, pag-usapan yan, imagine ko, ano ba yung pokpok? Eh, masama nga yun eh. Para pag tumingin kayo ngayon sa TV, sa Hollywood, kung sino man yan, hindi kayo matutuwa. Diba? So, sabi ng salita ng Diyos, hindi pala maganda yun, diba? Mga lalaki, mga babae, especially mga babae, kaya dinidescribe natin last week, tsaka last week, tsaka ngayon, kung sinabing pokbok yan, prostitute, harlot, hindi yan maganda sa paningin ng Diyos. Amen? Dapat ganun din sa mga anak ng Diyos. Amen? So, matutuwa ka ba pag may nag-ano dyan, papakita ng ano-ano? Mga babae, mainggit ba kayo doon? Ayun, sexy niya. Ganun din ako kasi dapat ako din. Ganun ba dapat kung mandidiri kayo? Kasi kayo yun eh. Kayo yun nire-represent niya. Kung binabastos yung katawan niya, ano mangyayari sa inyo? Mayiging chip din kayo, di ba? Madadamay kayo. Tindihan nyo ba yan? O ganun din ako yung mga lalaki. Papatronize ba natin yan? Ganun din lalo tayo. Kasi again, lalaki ang leader sa bahay, sa society natin dapat. Tapos tayo mahina dahil dyan. Amen? Kaya yung mga harlot, hindi tayo natutuwa dyan. Amen? Pinandidirihan natin yan dahil ganun ang tingin sa kanila ng Diyos. At later, ito daw organization na to, nabanggit natin last time, banggitin natin ulit. Ang personal ang paniniwala ako dito kasi puro symbolic to eh. Kaya pastor, hindi ko maintindihan. Symbolic nga. Ano yung sinisymbolize niyan? So sabi ng iba, Amerika daw yan, US. In a way, totoo yun kasi yung ibang description dito, sakto sa kanila. Okay? Pero iba dito, sakto rin sa Catholic. Especially sa Roman Catholic.
na organization na napakalaki niyan. Eh, kung na-imagine niyo ba yan? Kahapon, doon ako sa... Nagpa-carwash lang ako. Naghahanap ako ng carwash. Sino bumibili sa Angel's Burger? Parang cheap na ano lang yan. Stand lang yan, di ba? Eh, nadaan ako doon sa ano nila dito, sa opisina nila dito. Warehouse nila sa... Diyan, banda sa Marikina. Laki! Diba? Hala ko, ganun lang Angel's Burger. Murang-mura lang, di ba? Pero laki na pala nung ano nila. Alam nyo, ganun yan. Pag may nakita kang Catholic dito maliit, may Catholic dito, meron yung malaking headquarters. Amen? Yung Baptist lang walang ganyan. Kasi nga, hindi natin kailangan yan. Amen? So, kaya sana maintindihan nyo yung scope ng pinag-uusapan natin ngayon. So, kung sila ay, ba't tinawag silang harlot? Diba nakakahiya yun? Kasi makakahiya yung ginagawa nila. Okay? Kaya inaaral natin yan. At pag naintindihan natin yan, hindi na natin ngayon gagalangin yan. Amen? Amen. Eh, pastor, masama tayo. Kasi may marami tayong kilalang Katoliko eh. Hindi ko sinabi bastusin nyo yung mga Katoliko, ha? Nasasabi ko, yung organization nila, yung pinaka-pinaka leadership nila, yun dapat maintindihan natin na yan ay laban sa Diyos. Pag alam mo na ngayon, di maaawa ka ngayon doon sa mga na-biktima niyan, yung mga member nila, na hindi naman member yun, kasi nga, pinanganak lang, ganun na. Automatic, Catholic na daw agad. Ganyan din kami dati. Tinanggap ko ba yan? Tinanong ba nila ako na gusto ba maging member ng Catholic? Hindi naman natin yung tinanong eh. Automatic na yun, di ba? Nanay, tatay, Catholic. Sige, Catholic ko na, saka mag-church. Eh, syempre, sa Catholic. Di ba? So, again, malig-mali yun. So, bago tayo pumunta dun sa... okay na tayo dyan. So, last week and umagat hapon po, no, natapos lang tayo dun sa major errors lang. Kasi inisa-isa natin para maintindihan natin. Dito ka na kaya, Laika. Dito ka na lang. Dito. Ang lapit nyo na, nakapag-uusap pa kayo eh. Namimiss ka namin dito, kaso... Ayan, Stephen, doon na lang. Okay. So, yung major errors na pinag-usapan natin last time is yung salvation of works, pinaka-siyempre, di ba? Kahit naman sinong kulto dyan. Kung sinasabi mo, church ka ni Jesus, tapos hindi ligtas yung mga member, hindi ka ligtas, yung mga yan, si Pope, hindi ka ligtas, tapos anong ginagawa mo dyan? Ba't mo sasabihin church ka? And church para nga dun. Palaganap yung mabuting balita, maligtas yung mga tao. Hindi ba natin alam yun? Alam din nila yun, pero ba't di sila ligtas? Kasi matagal na sila nag-depart from the faith. Yung tatalakay lang sa ating seminar yan, ha? Pero mabilis lang, yung Catholic, saan ba nang galing yan? May mga grupo rin ng Kristiyanong sumanib dun sa Roman Empire. Ang Roman Empire, parang ganito yan, state yan. Ibig sabihin, sino mga pangyarihan sa state? Siyempre, yung mga hari. Sa time natin, presidente, pero kahit paano sa ating umiikot kasi yan eh. Kasi nang ginawa natin ngayon. Kasi delikado, isang tao lang, isang pamilya laging nasa taas. Hindi na nila bibitawan yung kapangyarihan. Ganun yan. Kaya sa panahon nila, ganun lang nangyari. Kaya nga Caesar yan eh. Hanggang mamatay na yan, siya pa rin yung boss. So, ginawa nila, hindi nila mapatay lahat ng Kristiyano, ginawa nila, gumawa silang sarili ng version ng Christianity. Mainig. So, parang ginawa din yan sa... Malimutan ko tuloy, oh. Ayun, ayun. Kinumpis. Ano ba iniisip ko tuloy? Saan nang galing? Hindi, meron akong isang ano eh. Isa pa ko yung mga... yung Monopoly ba? Alam niyo yung Monopoly? Hindi pa alam yan eh, no? Hindi, alam niyo na yan. Gusto niyo, kung mapabida ka. Sinong may kilalang mapabida dito? Gusto niyo siya yung laging pinakikinggan, di ba? Anong ginagawa nila? Lalakasan yung boses. Di ba? Ganyan yan eh. Eh, magkaaway kayo nila. Ah! Palakasan ng boses yan para ikaw yung pakinggan.
So, isa yan sa mga medyo, ano lang, mababaw na example. So, sa ginagawa ito, punta mo tayo sa mga populasyon, na nagbebenta ako ng hotdog, tapos may nagbenta rin ng hotdog doon sa iba, ano gagawin ko? So, may kahati na ako ngayon. Naintindihan nyo ba yun? Kunwari, lahat kayo dati, lahat kayo bumibili sa akin, tapos pag may kahati na ako, yung dati kong inigita, mahati yun sa gitna. At least, di ba? Eh, kung masapawan pa ako ng isa, di mas konti na kinita ko. Gagawin ko, i-dominate ko yung market na tinatawag. Gagawa ko ng ano, dati hotdog lang, ngayon, with cheese na. Kukuha ko ng model, magbebenta ng hotdog ko, nasikat na sikat. O syempre, kahit magbayaran ko ng million yun, eh lahat kayo bibili ulit sa akin. Dino-dominate ko yung market, yun ang ibig sabihin sa economy, di ba? Kaya sa religion, ganun din. Itong mga Roman, bago pa sila maging Catholic, yung Roman Empire, ang gusto nilang control, sila lang. Sila sa batas nila, sila lang yung masusunod. Okay? Eh, nagkaroon ng Kristiyano. Anong ginawa ng Kristiyano? May sarili tayong hari, di ba? Ang Diyos. So, pag sinabi ng Diyos ganito, kahit sabihin ng emperor ganito, sino susundin natin? Ang Diyos pa rin. Di ba? So, ngayon, yung mga Kristiyano, hindi naman nakikialam sa ibang bagay. Eh. Di ba? So, pero yung mga, hindi nila sasambay yung emperor. Kaya ngayon, nagalit yung mga Roman Empire, yung ginawa nila, pinapatay nila yung mga Kristiyano. Ang problema nila, hindi nila maubos. Lalo dumadami. Kasi alam nyo, ang katotohanan, mas malakas yan sa kasinungalingan. Kahit anong-ano pa, no? Ito nangyayari sa atin ngayon, ang uso-uso nga yung COVID na yan, di ba? Ngayon, ang dami na nagre-reklamo. Kahit sabihin nilang, mag-mask kayo! Magpabakuna kayo! Eh, alam nyo nung tao yung totoo. Anong gagawin ng tao? Susunod na lang? Kaya ngayon, ang dami na ngayon, kahit sa Europe, sa Pilipinas na lang wala eh. Kaya, kung may nag-organize yan, hindi ko lang. Sasama ako dyan, pero susuportahan ko yun. Hindi na sila nakikinig sa gobyerno. Kasi sinungaling yung gobyerno eh. Hindi lahat ng bagay, hindi lahat ng nasa gobyerno, pero yung mga leadership dyan, tinitingnan ng mga tao, hindi na totoo to. Sabi yung pabakuna lang, wala nang sakit. Ngayon, kailangan pa magmas. Nakita nyo ba yun? Example ko lang yan, kasi ang katotohanan, mas makapangyarihan sa kahit sino ka pa, kahit may baril ka, mabarili mo lahat ng tao. So, ganun ang ginawa ng Catholic. Hindi nila maubos yung mga Catholic. Tinotorture na nila. Nandala na natin last time yan, di ba? Pinakita ko sa inyo yung torture materials. Dumadami lalo yung Kristiyano. Kasi nag-iisip yung tao, ba tayo makikinig dito? Di nga, wala kang mala sa akin sa atin. Pinapatay nga tayo itong mga to eh. Amen? So, ganun din yung mga Catholic. Kaya sinasabi ko dito, number one, hindi sila ligtas, tapos sasabihin nila, Kristiyano sila, lingkod sila ng Diyos, hindi sila ligtas, tama ba yun? Kabaligtaran yun. Ang gustong maligtas, yung mga magligtas, yung mga lingkod ng Diyos, eh yung mga kabaligtaran nun, yung nililito lang yung mga tao, tapos hindi naliligtas yung mga tao, dumadami sila, na hindi ligtas, lingkod ba ng Diyos yun? Kabaligtaran. Anong kabaligtaran ng lingkod ng Diyos? Kaaway ng Diyos, lingkod ng demonyo. Kaya yun yung number one natin, ha? Yung Catholic, mali sila sa kaligtasan, mali sila sa mga sakramento na yan, mali sila sa bakit nila binabaptize yung mga baby. Yan, punta na rin tayo, di ba? Eh, pastor ako, ano ko kasi, kailangan baby niya gandaw, eh. Yan nga sinasabi ko sa inyo, hindi ko sinabing umalis ka sa bahay nyo. Hindi ko sinasabi ko dito, ang labanan natin is spiritual. Eh, lagi siya sabi sa mga medyo matagal na sa church, yung mga hindi pa, bayaan mo lang. Kasi nga, dati ako, naalala ko, matid din ako dyan eh. Eh, hindi na masyadong inano ni pastor. Natatawa ako doon kasi at least natuto ako. Kasi nga, Kristiyano na ako, ligtas na ako. Inobserva ako ito ngayong pari ngayon. Maniwala kayo, ang dami namin, no? Ang umpisa, alas 10, parang mga ganun. Late pa! Ang dami nang tapos mayroon siyang maliit na librong ganyan. Kasi importante yung oras niya, bayad yun eh. Pagdating niya doon, okay, nakapila na yung mga andyan. Binasa lang siya sa maliit niyang Hindi mo maintindihan, kahit may mic. Wala siyang pakialam. Kung naintindihan mo siya, hindi. Natapos doon, yun na. Ginan niya na yung mga baby, o Kristiyano na daw sila. Tama ba yun? Malaking kalokohan yun, niloloko yung mga tao, pinagbayad pa.
Sino dito yung gusto yung niloloko kayo? Sino ayaw niloloko kayo? Eh lalo na niloloko na kayo, nagbayad pa kayo. Vaccine, ganun din yan eh. Sabagay, hindi, pastor, libre naman eh. Gobyerno natin nagbayad dyan. Pera ng tao yun. Punta tayo lagi sa vaccine. Ganun kasi yan lang eh. Pero ganun ang ginawa sa atin ng Catholic. Niloloko na yung tao, tapos pag winarningan mo pa sila, ikaw pa yung masama. Pag tinanong mo lang, ligtas ba kayo? Ligtas ba yung pare? Ligtas ba yung pope? Papaikot-ikuting ka lang yan. Pero madalas nilang tool talaga yung ano nga, yung tawag dyan, prejudice. Okay? Madalas sasabihin agad sa inyo yan, saan pa nanggaling ang Baptist? Kasi walang iba silang kilala kundi Catholic eh. Kala mo ngayon tuloy, totoo, ang original Catholic yung iba, sulpot lang. Ang totoo yun ba yun? Ito yung Bible yun, mas luma pa sa Catholic. At ang sinusunod natin itong Bible, and therefore, saan sila sumusunod? Agating sa kaligtasan. Sa sarili, sila nagpausunod. So, di lang pwede sabihin, wala kang alam na Catholic, na Baptist na matagal sa PBS, di mo lang alam kasi nga maliliit yung mga Baptist. Tsaka hindi tayo nagtitirik ng malalaking church dyan na panay rebulto. Amen? Ang church natin, itong mga tao, inuturuan natin ng tama. Para ipangalak din nila yan. Amen? Ganun ang Baptist. Anyway, balik tayo sa Roman Catholic. Tapos na tayo. Major errors, salvation by works, infant baptism, indulgences. Ano yung sabihin? Indulgences, may kinalaman sa kaligtasan, binabayaran nila yung kaligtasan nila. Magpapamisa ka dyan, at magbabayad ka sa church kasi nasa purgatorio, kesyo daw yung kamag-anak mo. So magbayad ka sa church para mapunta sila sa langit. Laking kalokohan. Amen? Amen. Bakit nangyari yung... Nga siya, sabi ko siya, sana maintindihan nyo bakit ganun kalaki ang kalokohan yan. Matindihan. Hindi yung basta-basta nangyari. Amen? Kaya kailangan lang patayin yung maraming Kristiyano dati kasi hindi nila may papasok yan, hindi nila gagawin yan. Number two is idolatry. Okay? Yung pinakita natin dito yung Ten Commandments, yung Ten Commandments sa tunay, Ten Commandments na mali, inalis nila about idols kasi... sobrang idolatry yung mga Catholic. Amen? Basta hindi namin sinasamba eh. Ganun din yun, nagbabaw ka dun eh. Anong ginagawa mo? Pinupunasan mo, ginagalang mo. Amen? Nalagyan mo ng ginto, pinaparada mo, sinamba mo na yun. Tinitiri ka ng kandila. Number 3, Mariolatry. Sinasamba nila si Mary, kahit sabihin nilang hindi na sinasamba, ganun pa rin yun. Again, tinitiri ka, pinananalangin ka kay Mary, hindi mo sinasamba yun. Nakabisado ko rin dati, eh. Nakabisado ko yung mga mysteries ng rosary na yun. Hindi yung maluloko. Tapos sinatawag nila si Mary, Diyos. Ano yun, pastor? Walang ganun. Sabi na, Aba Ginoong Maria. Sa Cebu, maraming kinakilala doon. Nag-ano sila doon sa Facebook. Ang tawag nila sa Diyos, Ginoo. Sa Tagalog, ang Ginoo, lalaki, di ba? Eh bakit Ginoong Maria? Ano yun? Eh, pinauulit-ulit niyo yung nagkamali lang kami, basta. Huwag mo na masyadong big deal. Inuulit, dasal yun eh. Intindihan niyo yung sasabi ko? So, laking kalokohan yan. Sinasamba nila basically si Mary, niloloko nila yung tao, nasambahin si Mary, pero di-deny nila pag may nagturo sa kanila. Huy, mali yan ah. Hindi naman eh. Yan ang mga style ngayon. Amen? Kahit kayo, ganun din kayo minsan, mga bata, ito mga anak ko minsan eh. Ninakaw mo ba yung ano? Hindi ko naman ninakaw eh. Kinuha ko lang eh. Bihira. Ganun yung mga bata, kayo din. So, special ito. Mga hindi na bata to eh. Amen? Talagang kalokohang kasalanan na to. Tapos, in-institute nila sa kanilang church. So, gano'ng ka-wicked yung church na yan? Sobrang wicked. Number 4, yung papacy, yung mga priests, celibacy, sodomites. Banggit natin niya, maraming baklang pari, maraming paring bakla. At lalo na yung Pope. Ah, pastor, wala kang... Yun nga ang problema, hindi mo mapatunayan niyo kasi ang layo sa inyo niyan, di ba? May leader niyo, yung pastor niyo, kahit ano, makikita niyo, may ginawa akong kalokohan, di ba? Sila, hindi. Hindi para silang itinaas doon. Hindi mo sila makikita, kumbento sila, hindi mo alam ang niyagawa doon. Amen?
At kahit magtanong-tanong kayo ito, may mga na, ano ako dito, pag nag-soul winning tayo. Ayun, sa arm pack, di ba? Alam niyo yung mga kaloko, natawa ako eh, buti kasama ko Stephen. Sabi ni Stephen, sinasabi ko, hindi ko sinasabi lang yun, totoo yun. Men, mga bakla tuloy, mga pari daw, pag gabi na, alisin na siyempre yung ano, yung party-party na yun. Ano gagawin nun? Mga binata yun. Diba? Tapos matandang binata. Anyway, yung nuns, hindi, dinipat natin yung mga nuns sa other important, no? Hindi, siyempre, importante rin yung Bible nila. Anong Bible ng mga Catholic? Lahat ng Bible, pwera lang King James. Dito lang sila galit. Pero may sarili silang mga version ng Bible para isulong yung kanilang agenda. At meron silang other, yung apocrypha na tinatawag natin. And then last, yung Inquisition, pinagpapapatay yung mga ayaw maniwala sa kanila. Natapos na tayo dyan. Sinong wala last week? Sayang naman. At least, naulit ko na lang. Ano nyo na sa YouTube, ha? Kasi dito na tayo sa other importance. Kasi hindi ito ganun importante, pero kailangan pa rin nating itakil para maintindihan natin na kalokohan tong Catholic na to. Okay? So, number one is elevation of human tradition. So, alam nyo ba, wala na tayong time. Kwento ko na lang sa inyo, i-fact-check nyo na lang ako sa buhay nyo, ha? Kasi ginawa namin last week is tiningnan natin yung website nila. Kaya ngayon, wala tayong oras. Okay? So, elevation of human tradition, ibig sabihin, mas importante sa kanila yung tradisyon. Ano sasabihin sa inyo ng Catholic pag sinasolvin mo yan? Madalas ay hindi, ano? Meron na kaming sariling pananampalataya, dito kami na dito kami nabuhay, dito kami pinanganak, dito kami mamatay. Tama ba yon? Eh, dito nga pinanganak eh. Dapat dito kami, ganun ba yon? Eh, paano kung mali ka nga? So, ginagawa nila, tinataas nila yung tradisyon. So, yung mga nabanggit natin kanina, ano yung mga tradisyon nila? Piyesta. Masa ba yung piyesta? Pinagdidiwang nila yung mga santo nila. Walang ganun sa Bible. Kung may piyesta man sa Bible, ang pinagdidiwang nila ang Diyos. Hindi kung sinong santo na hindi naman santo, hindi natin alam. Iba doon, santo talaga. Pero ganun din naman tayo. Yung ligtas ka, santo ka rin eh. Bakit mo sa-celebrate si San Pedro? Diba? Naglingkod lang San Pedro, salamat. Pero hanggang doon na yun. Gawin natin yung ginagawa ni San Pedro, yun na lang. At isa sa mga gustong gawin ni San Pedro, ano, nabasa niyo yung 2 Peter, galit din siya sa mga heretic. O, yun ang gawin natin, diba? Tutuwa si San Pedro nun. Okay? And then number 2, confessionals and yung penance na tinatawag. Ito, tinuturo sa amin to dahil Catholic nga kami dati. Alam nyo yung confessionals? Meron sila dyan, boot. Sinabing boot. Meron dyan, gaganda pa nga nun eh. Eh, tingnan namin yung mga, ano ba to? Kumpisalan pala yun. Sino pagkumpisal na sa inyo? Sa Diyos kayo magkumpisal. Amen? Huwag sa pare, huwag sa tao. Na silang kinalaman dyan. At kung alam nyo, El Filio Le, tsaka yung Noli Metangere, alala nyo yun? Kaya nila nalaman yung balak ng mga, ang tawag sa kanila? Hindi katipunan. Kilusan ng mga Pilipino, di ba? Kaya nila nalaman. Sinabi ba naman, Father, may narinig ako, ganyan. Patawarin niyo po ako dahil narinig ko yung chismis na may magre-revolt sa ganitong araw. Ah, ganun. Patawarin ka ng Diyos. Bandang huli, sinasabi na noong Catholic priest, ha? Siyempre, sa mga Kastila. Nabasa niyo na ba yan? Di ba? Nabasahin niyo, ha? Kaya matalino din sa Rizal, eh. Kasi ganun din ginagawa sa atin ng Bible. Maging matalino ka. Pag matalino ka, maloko yung iba, ikaw hindi. Parang sa vaccine ulit. Di ba? Hindi natin sasabihin, oh, hinto niya yung bakuna na yan. Kasi kung may common sense sila, sila na mismo yung, hiyo ko dyan. Kapitbahay ko, namatay, eh. Ang dami nagsasabi, tapos mapabakuna ka, paano ka? Galit ka na sa buhay mo, siguro. Eh ngayon, malala, mga bata na. Kasi mga matanda, okay-okay pa yan, eh. Kasi hindi na maanganak yan, eh. Eh paano yung mga katulad ni Pamela ko na, ganyan, si Oping, papabakuna ka. Hindi mo pa lang resulta niyan. Eh kung maapektuhan yan,
Alam nyo na may gamot na dati sila, sabi nila FDA approved. After how many years, saka lang yung mga anak, hindi, walang epekto doon sa nanay, ang epekto sa bata. Alam nyo ba yun? Alam mo ba yun? Alam mo ko, thiamine ba yun? Sinare ko naman lagi sa Facebook eh. Yung mga nanay, walang problema sa kanila. Diba? So, safe yung ano na yan, gamot na yan. Yung mga anak nila, yung mga apo nila, ano nangyari? Merong parang polio. Hindi, ano kasi, hindi, wala namang ganito dati, ba't nagkaroon tayo ng ganun? Yun pala, sa kanila nakukunik, dun pala sa gamot. Okay, so naintindihan nyo ba? So, yung pipiliin nyo ngayon, yung anak nyo yung mga, ano, may kinabang or mga pipinsala. Kaya mag-ingat kayo. So, ganun din dito ngayon sa mga Katolik. Kung hinayaan natin itong mga to, na sila lang, sige, huwag natin kalabanin, basto, dito na lang tayo na lang, huwag natin shiran yung mga Katolik, yung mga iglesia, kasi sabi nila, yung tradisyon nila, ganun na daw, dito lang sila nabuhay, kasi mamatay. Ano mangyayari sa kanila? Ang daming yan. Lahat ba ng bata na yan, necessarily, gusto nila yung pinili ng magulang nila sa kanila? So, kaya lalo tayo dapat maggalit sa mga ganito. Kasi tayo, nagsisipag tayo, tapos ang dami naman nilang kalokohan, malawakan. Amen? Amen? So, dapat makiano kayo, makiisa kayo sa atin. Amen. So, hindi ko talaga nabanggit yung confessional, ibig sabihin niya, nagkukumpisan sila sa hindi naman tama. Okay? So, yun ang pinaka ano, illustration ko. Number 3, ito, importante nito, yung mass. Pansinin nyo, yung inaano na yung mass, yung misa. Kaya huwag nyo tatawagin misa to, ha? Basta, kailan na misa natin? Okay, service. Ano lang to, parang worship service na tawag na iba tayo sa atin. Preaching service nga ito eh. Alam mo bakit? Kasi nandiyan kayo, pastor yung naghihirap, tuturo, nag-aaral, tapos para kayo makinig. Yun lang yung kasi yung pagsamba nyo sa buhay nyo na yung ano eh, gagawin. So dito lang, worship, pwedeng worship service kasi nga, nagbubuhay tayo sa Panginoon, tututo tayo. So, ang ginawa nila yung misa daw, pinaka-importante sa buhay ng Katoliko, yung misa. Alam nyo ba yan? At anong ginagawa nila doon? Ino-offer ulit nila si Jesus. Yun ang turo nila. Pag tinaas daw ng pari yung ostya, nagiging katawan ni Kristo yun. Nakinig nyo na yun? Lagi nila sinasabi yun. Bago kami mag-first communion, tinuro muna sa amin yun. So, sinasabi pa ng pari, oh, ito ay talaga nagiging totoong. Alam niya kung sumali na kayo dito ng Last Supper, in-explain din natin yan, hindi totoo yun. Amen? Tinapay lang yun. Sinisimbolize lang nun yung katawan ni Jesus. Hindi yung nagiging katawan ni Jesus. Amen? Sila, pinanindigan nila yan. Kaya ang tawag natin doon, transubstantiation. Nagiging katawan daw ni Jesus yung ostya. Hindi totoo yun. Kahit tingnan mo, hindi naman eh. Ba't nila niloloko yung ibang tao? Okay, number 4, the saints. Busin na natin to. Masama ba yung saints? Yung tunay na saints, sino yung tunay na saints? Basahin na lang natin dito. Sa Old Testament, sa New Testament, ano ba pastor yung saint? Okay, as early as Deuteronomy, ha? Deuteronomy, inuulit yung batas, di ba? So, dito ay kinukwento ni Moses, okay, and this is the blessing wherewith Moses and the man of God blessed the children of Israel before his death. So, mamamatay na si Moses. May pinaalala sa sila, sa kanila. Sabi niya, and he said, the Lord came from Sinai and rose up from Seir unto them and shined forth from Mount Paran. And he came with 10,000 of saints from his right hand went a fiery law unto them. Natindihan nyo ba yan sa Tagalog? Kasi ang Diyos daw ay nakasama nila sa bundok, sa Sinai. Okay? At sinong minit niya doon? Yung mga saints. Kung alam nyo na yung kwento, wala namang mga santo nang galing sa langit na pumunta doon, di ba? Sinong andon? Hindi yung mga Israel din na ligtas. O sino yung mga saints kayo? Mga taong buhay pa, ligtas na. Tingnan natin iba.
Marami ito sa Psalms eh. Ito. The next verse, sabi dyan, he loved the people. Mahal na yung tao. All his saints are in this hand. So, sino yung saints? Kasi sabi niya lang, yung mga tao, mahal niya, tapos yung mga santo ay nasa kanyang kamay. O sino yung santo doon? O di yung mga people, yung mga tao, yung mga Israel, noong time na yon. And they sat down at thy feet, everyone shall receive of thy word. So, makikinig sila, katulad ngayon. Sino makikinig dito? Sino hindi nakikinig? Malamang, di paligtas yon. Kung ligtas man, mga karnal, mga bata naman kasi yan, okay lang yan. Masanay lang sila dito. Samuel, he will keep the feet of his saints, and the wicked shall be silent in darkness, for thy strength shall no man prevail. Sa Tagalog, ganito daw. Ang Diyos daw ay pag sinabing keep the feet, ibig sabihin, aalalayan, iingatan. Iingatan dun yung mga saints. Sino kaya yung saints dyan? Yung kabaligtaran ng saints, yung wicked. And the wicked shall be silent in darkness, mananahimik daw. Ibig sabihin, kasi mapapahiya sila. Kasi yung Diyos yung sa mga saints, ginagabayan ng Diyos. Eh, mga wicked, ayaw sa Diyos, nakikita lang yung mga saints, pinagpapala. Ano nga sabihin nila? Pwede ba sabihin, oy, magaling kami. Diba? Kahit itong mga, ito, bagay natin mga Catholic nga ulit, eh, pinagpapala kami. Hindi nila pwede sabihin, pinagpapala sila sa pera lang. Kasi kahit yung mga loko-loko sa Bible, marami rin pera eh. Hindi pwede sabihin, ang pagpapala, pera lang. Amen? Ang pagpapala ngayon totoo, ano? Eh, syempre, makikita mo yung Diyos, yung paggawa ng Diyos sa buhay mo. Nangyayari ba sa kanila yung una? Hindi pa nga sila ligtas eh. First base pa lang, wala na. So, sino ngayon yung pinagpapala ng Diyos? Una, naligtas. And then, ginagamit ng Diyos, natutuhuan ang salita ng Diyos, tumatalino, ginagamit sa soul winning. Yun yung talagang pinagpala ng Diyos. Hindi yung mga hindi naikinig. Amen? At hindi natututo. At hindi naliligtas. Okay? So, mananahimik sila ngayon. For by strength shall no man prevail. So, sino ngayon yung mga saints dito? Ha? Kung kinukumpara sila, kinukonta sila sa mga wicked. E di mga buhay pa to. Tanga. Hindi yun yung mga tao nasa langit na. Kasi Lord, you keep this. Siyempre, nasa langit na yan. Hindi yun tinutukoy dito. Tinutukoy dito mga taong buhay pa. Amen? Pero sila ay ginagabayan ng Diyos. Tama? Hindi yung difference yung sabi sa Revelation po. Nabawal sa ano. Okay, walang tanong sa ano. Okay lang yan. Pero basta yun yung mga saints. Sa Revelation, may mga saint din. Mga ligtas din yun. Ganun lang yan. And yes, sabi sa Revelation, basahin na lang sa, dito man lang sa Psalms, kasi marami sa Psalms eh, no? Yung malinaw dito. Ito. Ito na lang. Okay, basa po. Ready? Psalms 34:9. Go. Okay, galangin nyo or matakot kayo sa Diyos. Sino sinasabi niya? Mga nasa langit na? Siyempre, hindi. Sino yan? Ito. Kaya kayo, lang sinasabi sa inyo. Tumahimik kayo, makinig kayo, mag-pray kayo, manalangin kayo, maglingkod. Bakit sinasabihan kayo gano'n? Kasi kung di kayo sasabihan ngayon, gagawin nyo ba yun automatically? Siyempre, hindi. Tinutuluan nga kayo, di ba? So, gano'n sinasabi dito kayong mga anak ng Diyos, mga saints, huwag ka lang kayong takot sa Diyos. Kasi iba kahit ligtas na, walang takot. Paano masabi yung tao walang takot sa Diyos? Kasi ito, sinabi ng Diyos, hindi niya ginagawa. Or baliktad. Sinabi ng Diyos, itong gawin mo, huwag mong gagawin to. Ginawa pa rin. Parang walang takot sa Diyos noon, di ba? So, kaya yung mga saints dito, mga taong buhay pa, pinapaalalahanan ang salita ng Diyos. Hindi ko na, basta pa, marami sa Psalms. Ayan, gather my saints together to me. So, basta malinaw po yan sa Bible. Pag Bible ang pag-uusapan mo, talbog na lahat yung mga false teaching. Amen? Lalo na yung Catholic. So, yung sinasabi ni Bud kanina sa Revelation, tingnan din natin. Madami dito. Ito. And it was given unto him to make war with the saints.
Yung Antichrist daw later, kakalabanan yung mga saints. Eh, paano nyo kakalabanan kung nasa langit na? Obviously, mga taong buhay pa to sa lupa. Naintindihan nyo ba? Malinaw na. Yung mga saints, mga Kristiyano, mga ligtas, naglilingkod sa Diyos. Okay, basta ligtas. At sila'y buhay pa dito. So, bakit yung Catholic tinuturo, yung mga santo nila ay mga sinasamba nila kasi nasa langit at mag-pray, saint, ganyan, ganyan. Please, ganyan, ganyan. Pray for me, di ba? So, yung kasabing dito to yun, eh kami, galing kami dun eh. May kaibigan kaming ganyan, may andyan yung panalangin nila. So, malaking kalokohan. Okay, number 5, malapit na po tayo sa magtapos. Infallibility of the Pope. Hindi lang nagkakamali yung Pope. Ah, hindi, hindi lang sasabihin yun. Ang sasabihin nila, therefore, siya ang representative ng Diyos, di ba, dito? Eh, syempre, hindi siya magkakamali. Ganun lagi ang logic niyan. Hindi nila directly sasagutin yung mga tanong mo na legitimate question. Kasi pag nagtanong ka, si Pope nagkakamali o hindi, palagay mo. Tao yun, di ba? Nagkakamali ba ang tao? Si Pope nagkakamali ba? Lahat ng tao nagkakamali, hindi. Nagkakamali. Si Pope, tao. Nagkakamali ba siya o hindi? Nagkakamali. Wait, nagkakamali ba ang Pope? Lian, nagkakamali. Lahat ng tao nagkakamali. Ba't sinasabi nila? Eh, pasto, wala namang sinabing infallibility of the Pope. Kaya yun ang sinasabi nila sa mga dogma nila. Kaya daw, kailangan makinig sa Pope kasi kesyo siya yung inaano ng Diyos, hindi siya nagkakamali. Sinabi nila yan. I-deny lang nila yung mag-direct lang confrontation, pero still, yun ang sinabi nila. Okay, number 6, rosary. Masama ba mag-rosaryo? Bakit? Hindi, sabi sa Bible, ready? Go. But when we pray, use not vain repetitions, as the heathen do, for they think that they shall be heard for very much. Okay, ganito daw, pag sinabing heathen, ano yung sinabing heathen? Mga pagano. Kilala nyo ba yon? Alam nyo ba yung Catholic kung saan nila kinuha yung rosary? May nakita ba kayo doon? Yung mga mahilig sa anime? Sino nanonood ng anime? Nakita, ginagamit ba? Sino gumagamit ng mga beads? Hindi, yung mga Buddhist, ginagamit yung mga Shaolin, ano, di ba? Yung mga ganun din sila, binibilang din sila. Doon nila nakuha yun. Kasi ang Catholic nga kasi is ginagawa nila yung mga pagano, nilalagay nila dito. Okay? Sa kanila. So, kahit di sila sumasamba kay, for example, kay Athena, si Mary, may parang Athena din yun, oh, di ba? Dito na kayo sa amin. Ganun yun. O, oh, di ba, bawal sa Kristiyano yung idol na mag-isa kanina? Eh, mga pagano, ang daming idol niya, mahal na mahal nila yan. Hindi nila maiwan. Ang ginawa ng Catholic, oh, sige, meron din tayo niyan. Alisin mo na si Jupiter, meron tayo ditong Peter. Di ba, malapit Jupiter, Peter. Pero totoo yun. So, ganun din ngayon sa rosary. Itong mga iba, hindi ko maiwanan itong mga beads na to. Ginawa nila, rosary. At natutuwa daw ba ang Diyos doon? Sabi siya, but when you pray, ang instruction sa atin, huwag kang paulit-ulit ng walang kabuluhan. O kayong manalangin ka na totoo naman. Pero hindi yung paulit-ulit, abagin ng Maria, abagin ng Maria, abagin ng Maria, napupuno ka ng grasya. Ulit-ulitin mo yun, kung ilan yung bits doon, yun ang panalangin mo, paulit-ulitin mo, naiintindihan mo yun, o hindi, basta ulitin mo na lang. Ganun yun. So, tama ba yun? So, madali nang ano yun. So, rosary, again, patunay na, ino-oppose nila yung malinaw na sinabi sa salita ng Diyos na huwag nilang gagawin. Amen? Ito. So, naamoy natin pagkain. Luto na ba? Anong version? I keep under my body. Ito yung sabi ng Bible. Sabi ni Paul. Okay, basa po. Ready, go. But I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have reached others,
I myself should be a castle. Okay, yan ang sasabi ni Paul kasi yung katawan natin minsan ay gusto lagi lamo, kabastusan, di ba? Yung gusto ng katawan natin eh. Intindi niyo ba yun? Yung katawan gusto ganun. So, sabi ni Paul, yung kanyang katawan ay ilalagay niya lang sa ilalim. Ibig sabihin nun, ang nasusunod dapat yung Espiritu ng Diyos. Saka yung sinasabi ng Bible, pag sinabi ng Bible na isa lang asawa, gusto ko lima. Anong gagawin ko? Nakilala ba kayong ganun? So, sino susundin ko? Yung katawan ko, gusto niya ganito, kaso, isa ilalim mo yan. Ibig sabihin, hindi siya masusunod. Sunod-sunodan lang siya. Kaya kahit gusto niya ng limang asawa, tatlo, andil siya eh, di ba? Yun ang sinasabi dito sa Bible. Pero ano, alam niyo yung ginawa ng Catholic dito sa verse na to? Ang sabi sa Bible, sa ibang translation ha, sabi doon, I beat myself. Yung iba naman ay, basta mo, ganun, parang sinasaktan ko yung sarili ko. Ganun daw gawin natin dapat. Sinong papayag sa inyo ng ganun? Utos ng Diyos, saktan mo yung katawan mo. Ang gumagawa nun yung mga demonyo tsaka mga sumasama sa demonyo. Bakit ganun? Wala lang ako dito eh. Pero yun ang sinabi lang sa Bible nila. Okay? So bakit kaya? Isa sa demonyo kasi yun eh. Amen? Next, last. Wala na ako dito pero nabanggit ko last time sa inyo yung immorality and corruption. Sa Catholic, dyan sila pinakamagaling. Actually, sila nga yung ano eh. Pinaggagayahan ng mga corrupt. Alam, pag nahuli mo, politika, kunwari, pag nanakaw. Okay? Sino ituturo nila bandang huli? Eh, yung mga pari nga, ganyan eh. Diba? O, yung mga pedophile, pag nahuli yan. Alam mo ba na maraming pedophile sa Catholic Church? Ganun lagi ang sabihin nila. So, ibig sabihin, bandang huli, ang ibig sabihin pala, no, parang sila yung pattern ng kasamaan. Amen? Ganun din, kahit mga pastor, pag sabi, eh, yung Catholic nga, ganyan. Kaya ako, hindi nyo marinig sa akin yun. But yung, ang sabi, sila yung standard natin, ganun. Kunwari, magnanakaw sila, tapos ako, nagnakaw ako, eh, ba't sila nga, ganyan. Maling-mali, amen? Amen. So, kaya ang conclusion natin, let us be warned and take, parang last time. Bakit natin, pastor, pinag-usapan yung Katoliko? Yung later, yung Iglesia ni Manalo, later, yung Mormon, dating doon, ba't natin pinag-usapan niya para ma-warningan tayo, huwag natin gayahin, huwag tayong mainggit. Dahil kung galit ang Diyos sa kanila, anong gusto mangyari sa'yo? Umiwas ka doon sa galit ng Diyos at sumunod ka na lang sa Diyos. At maganda nung pagpapalain ka pa, yeah, panalo ka. Amen? Sige, let's pray, Lord. Maraming salamat sa warnings, Panginoon. 3-part series, Panginoon, na about Catholic, we pray na tiwala namin na sa inyo, nakita namin malinaw, kabaligtaran po ginagawa nila. Therefore, wala na dapat dahilan para kami po magkaroon ng gala sa kanilang leadership at kanilang katuluan. But I pray yung mga biktima to Lord, mga kaibigan namin, kababayan namin, Panginoon, na nadala na loko, Panginoon, ng Catholic, Panginoon, we pray na sila po iligtas nyo, may pag-asa pa sila maligtas, mga hindi pa rin tubay, so I pray napakarami po nila, maging masipag kami soul winning, alam namin ang posisyon, alam namin na mahal namin sila, yung mga leadership, mga reprobate, marami dyan, so I pray na maging matalino kami, alam namin na ngayon ang katotohanan, alam namin ang aming atake din po Lord, so I pray na maging matalino ang bawat isa, at sa mga succeeding part nito Lord, ay maitindi rin namin ibang mga kalaban, para malalaban namin sila ng maayos, Panginoon, at effective, Panginoon. So, ay malulati. In Jesus' name we pray.